Mr. Jason sa, nandiyan ka na po ba? Nandito po. Am I being heard, Mr. Chairman? Opo, naririnig ka po namin. Opo. First of all, nagpapasalamat ako na sa pagkakataon. Pagamat noong una tayong dapat nagkadao pang palad at nagkaroon ng maayos na ugnayan. Pero kagad pa man, ako'y narito para bigyan ng kalinawan ang marami sa ating mga mamabata hinggil sa paano ba nata po ang isang pagbabalita sa larangan ng broadcast. Ang prangkisa po kasi ay negosyo. Pero kahit po ng negosyo niyan, meron din pong responsibilidad ang network na itagawa o katuparan ang pagninegosyo ayon na rin sa mga lintot ng ating mata. Ngayon, bayad news ang Nipong Tape. Sa nakalipas na 40 taon na ako'y naging mamamahayag sa radyo, television at diaryo, ay may mga panintunan kung paano ay sinagawa ang pagpapalita. Unang-una, meron pong tinatawag na gathering. Pangalawa, meron pong news writing. Pangatlo, meron pong producing, pagkating po sa television, at hearing, pagdating naman po sa radio at television. Paano ba nagkakaroon ng pagbabalita? So, mangangalap ng balita, mag-take out ka, tututukan mo yung mga pangyayari. At nung kapanahonan po namin, bawal na bawal po yung press release. Pag ikaw nagbasa sa press release, hindi ko ba? Kinakailangan ng lahat ng babalita mo, enterprise story, in other words, pinagpaguran mo. Ngayon, sa pagbabalita, sa radyo, magkaiba po sa television. Sa radyo, pag tinawag ka ng anchor, ibubungalit mo kung ano po yung tatakalasin po po mo. Ikaw ang producer, ikaw ang news gatherer, ikaw ang writer, ikaw rin ang reporter. Sa television, magkaiba. Dahil may oras po, alibawa, kung over ka na umaga, kagabi pa ang intended broadcast, meron mga oras para wariin kung yung iba palita mo ay ayon sa panunturan at standards ng broadcast. Dalawa po kasi ang standards ng broadcast. Unang-una, yung kapag kayan ay standards ng mismong network. Pangalawa, nung pong kasasagan ng pahirapan sa broadcast, ninarapat po ng yumaong Tony Barreiro at ni Kato Roy Valencia para makapagsimpapawid ang mga radio at television na gawin ang ABS, yung kapitan ng mga broadcaster sa Pilipinas at broadcast media account para magkaroon ng self-policing ang mga broadcast. So, may standards po rin. Chairman, kahit ako ay lumabas dyan sa mga standards, madalas po ay nire-reklamo ka unang-una sa kasyon. O kung hindi man, kung hindi nakakasapat yung reklamo yun, yan po ay sasampa sa KBC Standards Authority. At pag napatunayan na nagkamali ka roon, ikaw po'y papatawa ng karampatang parusa. Ewan ko kung yan ay sinusunod pa ngayon dahil nagit na po 10 taon ako kung wala sa ngayon, paano ba ito karoon? Mr. Chair. Mahirap. Kasi gusto kong namnamin ang sinasabi ni Joyce Sonza. Hindi ko maintindihan masyado. Mr. Sonza, pwede niyo po ba maayos konti yung sa audio ninyo? Medyo malabo po ang dating po ninyo dito sa amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ang dating dyan. Yung ating sound system? Medyo malapo pa rin po. Halina ko naman po kayo nakakarating sa akin. Naintindihan na po ba ngayon? Meron po kayong ano kaya, headset na may speaker? Wala po. Sige po, tuloy niyo na po.
Mr. Chairman, ang sabi ng technical natin, it's the internet connection of Mr. Sonza. I have a 100%... Sige po, Mr. Sonza, tuloy niyo na lang po. Tuloy niyo po. Ngayon po, dahil ang usapin niyo tungkol sa bias reporting, paano ba nagkakaroon ng bias reporting? Number one, maaari po yung mangyari kung halimbawa, minatatap na kalap na balita ang isang reporter. At yan ay nangangailangan ng panel ng kabila. Kinakailangan po, sasabihin niyo yung best man na meron ako nakuha ang balita ganito. Hindi ko mahadilap yung kabilang panel. Responsibility po ng producer at saka ng best man na hanapin yung kabilang panel. Sapagkat ang pangyayari ho, at sa standard, hindi dapat lumalabas sa ere ang anumang balita na hindi patas. In other words, kung tatlong paragraph, yung para sa kay Tarpulano, dapat may tatlong paragraph din para kay Maria, sa opposing party. Ganyan po dapat ang sistema. Ngayon, meron pong, kaya nga ano yan eh, importante na lahat coordinated dyan. Yung reporter sa labas, yung best man na bigay ng assignment, yung producer na magsasimpapawin nito, at yung writer na magsusulat ng balita. Nagkakaroon ng bias kung halimbawa, ang sinabi ni, let's say, kapareho niya, sample ko lang ho ito, sinabi ni Mike Defensor na ganito, ganyan. Tapos, iba ang pagkakaintindi. Isusulat ng hindi ayon sa pagkakasabi. Ito ay on the condition na walang slant. Ano ho? Pero, nangyayari din na may slant. Halimbawa, example, yung reporter nakakuha ng balita na may namatay dahil uminom ng alak. Ngayon, yung produktong yan, limbawa, produktong alpha, tatawagan ngayon ng desk yung kumpanya. At alamin nila, base sa kanila, kung ano na naman ang kanilang tugon. Nangyayari lamang po yan, ang bias kapag ganito. Kasi, negosyo nga yung broadcast, ang mangyayari, kapag yung alpha, si advertiser ng network, huwag sasabihin ng sales, sika muna, pwede, meron tayong 300 million ton o 400 million na advertisement, madidisgrasya tayo. Ang mangyayari, dalawang bagay, imbargo yung storya, hanggat hindi na ito kompleto, which is dapat, or paapyaw yung balita pagkatapos yung bulto ng balita manggagaling doon sa may-ari ng butong alak. So nagkaroon na lang ano ngayon ng ipatas na pagpapalita. Yan po ang ano. Kaya hindi po biro ang trabaho. Hindi po katulad sa dyaryo. Sa dyaryo wala tayong kandidat. Pwedeng sulat sa kaibahan ng print media at saka ng broadcast media. Sa broadcast media, meron tayong sinusunod na alitutong media dahil privilege na lang, privilege lang yung ano, yung pagninegosyo, yung pagbabalita natin dyan. Yan po pinagkakamali ng marami. Hindi po katulad ng print ang radio o television. Halimbawa, kaya po, mapunta naman tayo dyan. Hindi po biro. Kumita ng reporter, yung cameraman, yung soundman, kung sino pang kasama niya sa tinatawag na electronic news gathering, hindi po walang oras lang kinukukul niyan. Alam ni Jing Reyes yan, alam niyo kung sino pang mga nandyan, galing sa ABS. Madalas nga ako kumisyon, naabot pa ng 10, 12 hours. Kaya, hindi makatarungan yung mga naunang bahayan noon, nung hinihili ko ang Congressman Rosalo, na bakit hindi ma-regularize ng mga hiliyadong test?
Eh, bukas na yan, hoy. Sobra pa sa oras. Ang binubugol niyan, 24-7 pa kang madalas. Yung trabaho. Yung cameraman, kasama po yan. Yung soundman, kasama yan. Yung VCR man, kasama yan. Kaya, ito po, kung pagtatagin-tagin natin yan, ngayon, pagtagin natin yung bayan. Yung bayan, ganito, so, example, yung pagsinamahan yung advertiser. Pangalawa, pagsinamahan yung consideration ng management. Simple lang ako kasi, bagamat walang direct na sabi, pagkasin na natin ang mata. Itong story ang ganito. Sige, balita mo, pero kumuha ka ng tatlo, apat na magsasabi kontra dyan. Bias na po yun. Halimbawa, bibigyan ko yung example ng bias report. Yung lumabas yung Bicol. Yung Bicol. Ilang araw po yung binanatan. Nilabas ng ilabas ng mga negos. Lalo na ng ABS-CBN. But they never had na kukunin yung batay. Binanatan si Pulong Duterte. Binanatan. Sinama pa si yung anak na minoridad. By isolation. Child and Youth Welfare Code. Yan ang sinasabi natin na ayan talaga kasi mayroong agenda. Pagka nilagyan mo ng agenda ang pagpabalita, at bias yan. Pag in-scan mo yung balita, bias na yan. Yan ang nagdudumilat sa katotohanan. Madali kasi hindi kami bias. Kaya hindi natin pinag-uusapan dito pandemic. Tingnan natin ito sa pangkabuuan. Normal or abnormal or paranormal kung ano man yun. Kinakailangan palaging objective lang. Tingnan nyo ha. Noong panahon namin, ewan ko kung nangyayari pa ngayon. Bibigyan ko yung example. Si Johnny Oro, reporter namin yun, Radio Patrol number 7. Nagre-report siya sa Patanggay Holy Spirit. Nakita niya sigmak ang dugo. Nakita niya may patay na bata. Habang nagre-report siya, may nakita pa siyang isang bata na naliligo sa dugo. Sinabi niya patay. Kasi talagang hindi na yung mga galaw eh. But we found out later na yung bata ay buhay. Tumali na. Pag maling ganun, suspindido ka agad. Ganun po dapat. Hindi po dapat pinapayagan na ang isang mali, ang pagkakamali ay lumusot kagad kasi magiging kultura na kung yan. Magiging kultura na yan. Pag pinalampas ang isang pagkakamali, lalo na sa pagbabalita, kasi nga in the old days, ang tawag namin dyan, when you go there, what you're saying is gospel truth. Pag nagkamali ka, magkakamali ang buong bayan. Alam po nila yan. Alam niya ang ilupal mo niya na medyo manager niya. Kaya, yung mga ganito, tingnan niyo ba ang bayas, ha? Tingnan mo bayas. Ilang beses na nahuli. Yung ABS. Madali ko kasing gumawa ng bayas, eh. Without really, na hindi obvious, eh. Halimbawa, gusto mo palabasin. Milyon-milyon yung maalik-arbalik. Ang gagawin lang ho dyan, distract na yung cameraman. Ay, cameraman, wala kang kukunin na zoom out na. Kunin mo lang zoom in lahat. Kumiskwala ka lang dyan. Yung aning katao, palabasin mo ano. Kasi po yung camera, may marami dalayan. Pwede kang tumaba. Pwede kang pumayat. Pwede kang magkaroon ng panga kahit wala kang panga. Ha? Pwede kang maging tuling kahit na yung ikaw ay banlag. Marami yung nagagawa ang kamera. Eh, ilang beses yung nahuli. Nire-rehearse pa yung naglaran sa pagkari. Yan ang mga bias na
hindi dapat namamayani sa isang news organization. Yung pong sinocover natin, yung anong pangalan ito, yung impeachment ni President Estrada. Diba, nakita niyo naman kung paparasaan kumigiling mo. Magpapagiling, madali yung gawin. Yan ho ang dapat iniiwasan. Ngayon, kung pwede naman ho yung maiwasan kung walang kulturang namamayani sa interes ng isang network. Pero pag kami kultura ho, kahit na magpasa pa kayo ng ilang batas yan, kailangan ho yan drink. Kailangan paguhin yung kultura. Yung kultura na kinakailangan, nanginginig yung mga politikyan. Yung kinakailangan, nanginginig. Yan yung kultura sa ABS-CBN. Na ayaw naman natin kung sakali man at kayong mga nandyan sa mababang kapulungan, mapagsisigyan ninyo ang kanilang kaibigan, siguro siya kayo na hindi na mamamayani. Ngayon, kay Congresswoman Micaela Violato, hinihinang ko po lahat ng purpose ko. Wala akong sinulat na kayo tumanggap ng kahit ang sinulat. Ang sinulat ko lang ho, ma'am, Ninong at Ninang, sapagkat yan po ang Tagalog ng sponsor. Kung saan nyo man napulot yan, yung sinabi, inaakusahan ko kayong tumanggap, pakita ko ninyo. At kung ako ay nakasulat ng ganyan, sumanda ko ninyo ako. Kung ako naman ay nagkamali at kinakailangan ko mag-apologize, mag-apologize po kanyo. Ngayon, kung mali naman po yung paratang ninyo, ay sabihin nyo naman po, nagkamali lang pala kayo, kamukhaan nyo lang pala. Yun lamang po, maraming salamat at ako po ay nakahandang sagutin kung ano man ang mga paglilinaw ng ating mga tagapagpanday ng bata sa mababang kapulungan. Maraming salamat po. Oras. Maraming salamat, Ginong Jason Sa.